Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno Simeon Aquino III, President, Republic of the Philippines. Salamat po, magandang umaga po, maupo tayo lahat. Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Gasmin, Chairman Francisco Duque, Dr. Cirito Habito, Ombudsman Conchita Carpio Morales, Commissioner Mary Ann Fernandez Mendoza, Senator Ralph Lecto, Commissioner Kim Henares, Chair Grace Pulidatan, PNP Chief Nicanor Bartolome, Honorable Governors, Mayors present, excuse me, awardees to the Presidential Lingkod Bayan, the Dangal ng Bayan, and the Civil Service Commission Pagasa Awards, Awards Committee members and the officials and staff of the Civil Service Commission, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ganda nga ho talaga, hindi umuulan ngayon. At bago po ako mag-umpisa, ito po ay medyo sekreto, birthday po ng ating awardee, si Mayor Oka Rodriguez. Nakikiusap po siya. Magraho natin ipagkakalat na birthday niya. Ang laki na po talaga ng ipinagbago ng mukha ng gobyerno. Hindi po ba't noon, kapag pumasok ka sa isang ahensya, iba't ibang mukha ng kawani ang tatambad sa iyo. Sila dati ang haharap sa iyo sa front desk, bibigyan ka ng papel na pupunan mo. At nakangiwing sasabihin, umupo muna kayo, tatawagin na lang namin ang pangalan ninyo. Kapag naiyamot ka sa pila, sila dati ang mag-aalay ng kamay, hindi para tumulong, pero para humirit ng lagay upang mapagulong ang papeles mo. Sa mga karanasang tulad ito, ang naging tingin tuloy ng ilang Pilipino sa mga kawani ng gobyerno ay perwisyo. Ngunit unti-unti na ngang nag-iibang kwento. Nakakatuwa po ang pagbabago. Hindi ba't kapansin-pansin ang kakaibang sigasig sa pagsiservisyo ng mga kawani ng gobyerno? Ang pagsusuot ng uniforme ng taas noo, ang tamang pag-time in at time out sa bandy clock. Ang mga simpleng akto pong ito ay sagisag sa natatamasa nating pagbabago. At ngayon po, narito tayo upang parangalangan ang pinakamatatayog na halimbawa ng bagong mukha ng gobyerno. Silang mga nagbibigay inspirasyon sa atin na isulong ang mabuting pamamahala. Silang mga individual at grupong tumitindig at pinipiling gawin ang tama. Sila po ang mga pinagkalooban natin ng 2012 Presidential Lingkod Bayan Award, ng Dangal ng Bayan Award at ng Pag-asa Award. Sila po ang mga lokal at pambansang opisyal na nanguna sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng kani-kanilang mga nasasakupan. Mga sundalo at pulis na kasabay sa pagtugon sa mga tungkulin bilang kawal ng bayan ay sinusulong ang kanya-kanyang advokasya para sa ikabubuti ng lipunan. Sila ang mga guro at opisyal na akademya na lalong pinatitingkad sa henerasyong ito ang halaga ng edukasyon. Mga alagad ng kalusugan na una sa listahan ang kapakanan at kalagayan ng kapwa, lalo na ng mga higit na nangangailangan. At kabilang po sa kanilang hanay, ang mga bayaning gumagabay na sa ating ngayon sa piling na may kapal. Si Melanie Derian, sorry po, nagkamali po ako, isang forestry specialist na inalay ang sariling buhay alang-alang sa kalikasan at sa bansa. At ang aking kaibigan na si Secretary Jesse Robredo na nagpaalab ng inspirasyon sa puso ng sambayan ng Pilipino sa kanyang di mapapantayang paninilbihan sa bayan. Sila ang mga Pilipinong tumatawid mula sa pagiging lingkod bayan tungo sa pagiging isang lingkod bayani. Sila mismo ang magsasabi sa sambayan ng Pilipino, isa akong kawani ng gobyerno at ganito ang tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Kaya naman, sampu ng bawat Juan at Juana de la Cruz na nakakasalamuhat na natutulungan ninyo saan mang sulok ng bansa, taos puso kaming nagpapasalamat. Patuloy nawa kayong maging pamantayan ng paglilingkod sa tuwid na daan. Totoo nga po na ibabalik na natin ang pambansang Dangal sa pamamahalang nakaangkla sa integridad, dedikasyon at pananagutan. Habang parami ng parami ang mga tagumpay na sama-sama na nating nakakamit, hindi tayo kailanman nakakalimot sa isang realidad. Nakakambal ng pagtatrabaho sa gobyerno ang pagbubuhos ng araw-araw na sakripisyo. Habang nakikipasan sila sa mga suliranin ng bayan,
kailangan din nilang intindihin ang mga pangangailangan nilang pansarili at pampamilya. Kaya nga po, sa pamamagitan ng ating mga programa, sinisikap na ng pamahalaang pag-aanin ang mga personal na pasanin ng ating mga lingkod bayan. Halimbawa na lang po, hindi natin may kakaila ang matinding kompetisyon ng gobyerno laban sa pribadong sektor sa pagkuha ng talento. Pagdating kasi sa pasahod, sabihin na natin sa umpisa, kayang makipagsabayan ng pamahalaan sa ibang kumpanya. Pero habang humahakbang sa bahagdan ng promosyon ang mga nasa pribadong sektor, tila unti-unti nang napapag-iwanan ang sweldo ng mga nasa gobyerno. Isa po ito sa mga dahilan sa pagsusulong natin sa performance management programs and systems ng pamahalaan. Ang layon ang mapagkalooban ng mas magandang pagkakataon sa kaunlaran ang mga nasa pampublikong sektor. Ang mabigyan ng makatarungang benepiso ang mga kumakayod sa serbisyo. Naglabas na po tayo na Executive Order No. 80 ngayong taon na isinusulong ang isang performance-based incentive system. Ito ang susukat sa performance sa mga ahensya at empleyadong nasa sangay ng ehekutibo at siyang magiging basehan sa kanilang insentibo. Ang hangad natin dito, maingganyong magdoblikayod pa sa trabaho at magkaroon ng higit pang pananagutan ang mga nasa pampublikong sektor. Hindi po ba't nun? Dahil sa pakikisama, agad-agad, and I quote, very satisfactory ang markang ibinibigay ng isang bisor sa kanyang empleyado. Yun po ang pinakamababa. Dahil dito, hindi na umaangat ang kalidad ng trabaho. Lugi pa ang mga tunay na kumakayod ng todo. Ngayon, sa bagong sistema, kung magpapakitang gilas ka, garantisadong may bonus ka. Kung magbubulakbul ka, sorry ka, better luck next year. No. Modernong version ito na kasabihang, kung may tiyaga, may nilaga. Kapag mission accomplished ang nailatag na goals at targets, magagantimpalaan ang ahensya at kawani sangayon sa kanilang naging kontribusyon upang makamit ang mga ito. Pwede pong umabot ang bonus, maliit lampas pa ho doon sa across the board bonus, umabot ang bonus sa 35,000 piso depende sa kanilang ipinakitang husay sa trabaho. 9.97 billion pesos po ang inilaan ng DBM para sa inisiyatibang ito. Nagbubukal po ang mga proyekto ito mula sa hangarin nating kilalanin ang napakarami pang Pilipinong lilingkod ng walang pag-iimbot. Silang mga hindi man nabigyan ng pagkakataong umakyat sa entablado ito ay alam nating patuloy pa rin nakikiambag sa pagtataguyod ng bagong mukha ng isang kawani ng gobyerno. Nakasandig din ito sa isang prinsipyo, isang patas at makatarungan lipunan kung saan kinikilala ang paggawa ng mabuti at nasusuklian ang pagpupursige. Sa tuwid na daan, sama-sama natin baguhin ang pananaw ng lipunan sa mga lingkod bayan. Ipakita natin na isang karangalan ang tumindig at tumingala sa harapan ng bandila. Isang pribileyo ang humarap sa karaniwang Pilipino, ngumiti at tanungin, ano po ang maipapaglingkod ko sa inyo? Guro ka man, kawal, doktor, driver o mensahero. Patuloy natin patingkarin ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang lingkod bayan. Taos noo, nating isatinig sa mundo, isa akong kawani ng gobyerno, isa akong lingkod bayaning Pilipino. Maraming salamat po, magandang araw sa lahat.